sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Meron bang ma? Wala po. Parang katunog-katunog na ang dapat makaalam na yung tao. Kaya nga siya sumusubok, gusto niyang malaman eh. Oh. O, diba? Ang katunayan, nung subukin niya si Abraham, anong sinabi niya nung masubok na niya? Tuloy natin. Basahin natin, kapatid na Willie. Yan po'y nasa aklat ng Henesis sa 22 at ang talata po'y 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Bakit? Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sino nagsasalita, kapatid na Willie? Ang Diyos po. Talastas ko ngayon. Hindi sinabi kay Abraham, oy Abraham, talastas mo na ngayon. Hindi ganon. Talastas ko ngayon. Dahil nasubok niya si Abraham, talaga ibibigay yung anak niya. Huwag mo na ikang buhatin ng kamay mo, Abraham, sa anak mo. Sapagkat talastas ko, sabi ng Diyos. Siya pala ang nakakatalastas. Siya ang nakakaalam. O eh ano sabi ni Bulara, tinan niyo kung paano yung labuin ng Biblia ng mga tao na yan. Play natin ulit yung. Yan ang malaking suliranin, kapatid na rin eh, kapatid na Ranel, doon sa termino eh, upang maalaman mo sino ang tinuturo. Sinungaling. Yung determino ko, upang maalaman mo. Wala naman nun. Wala po nun. Sinunan mo, kalusaran naman, walang katakot-takot sa Diyos kahit kapiraso. Wala nun. Upang maalaman, dinagdagan ng mo. Darin eh, kapatid Daranel, doon sa termino eh, upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Hindi ka kapatid Daranel. Nalabas nga tao dahil dinagdagan mo lang mo. Pero alisin mo yung mo, hindi ganun. Dinagdagan mo yung Bible. Abularang kilabutan ka naman kung may kilabot ka. Walang humpay na sagutan at katwiranan. Ngunit nagiging maliwanag sa madla kung sino ang nagsasabi ng totoo. Magbibigay kami ng maraming halimbawa, mga magulang at mga kaibigan na ginagamitan ng terminong pampanahon. Subalit, ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa sa mga maibibigay nating prueba, kapatid na Ramil? Ito po, mababasa natin mga kababayan dito po sa Merriam-Webster College Dictionary at mababasa po natin sa 757, ito po ang ating marinig. Morning glory. Morning glory po. Abay, ano ba yung tinatawag na morning glory, kapatid na Ramil? Ito po. Any of various usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly a plant of the morning glory family including herbs, shrubs, or trees with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po, mga kababayan, ginamit po sa diksyonaryo ang morning glory. At yung morning, kapatid na... Umaga ho yan, kapatid na John, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi rito ng morning glory, ito isang uri ng halaman. Ngayon, baka isipin ng iba, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, yung morning glory na isang uri ng halaman, eh, maling tawagin yan na morning glory kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory na yan pagka sa gabi. Hindi na morning. Kung si Eliseo Soriano, siguro ang tutulig siya rito, maaari. Sandali, boss. Ginamit nila yung salitang, yun daw salitang morning o umaga. Hindi naman daw lahat ng ginagamitan ng terminong pampanahon, yun na nga ang kahulugan ay pampanahon. Ang pinanggalingan kasi Biblia, Santa Cena. Opo. Ang Cena, Supper. Hapunan. Ang pinupuna ko, bakit umaga, alas 9? At bakit may abuloy? Kung Santa Cena yun, talagang banal na hapunan yun, ba't may abuloy yan? Opo. Yun ang pinupuna namin. Ngayon, hindi naman daw ko sinabing hapunan, hapunan na nga. Pinagtatanggol niya ngayon yung pagsasagawa nila ng umaga. Umaga. Yun ang ibig sabihin nun, logic nun. At pinangatwiran ang gumawa ngayon, morning glory. Hindi naman daw ko mo morning glory, morning glory nga.
Eh, tinan ninyo kung ano kahulugan ng Morning Glory, mga kababayan. Hindi lang nila binasa ito eh. Ako naman ang babasa. Sa diksyonary sila pumunta. Di, pupunta rin ako sa diksyonary. Susundan ko sila. Baka akala naman ni Kabularan eh. Kailangan kahit kapirasong English, may baon naman ako eh, di ba? Ito yon. A climbing plant of the bindweed family. Widely cultivated for its trumpet-shaped blue, purple, pink, or white flowers that close toward evening. Ayan. Kaya pala naman tinawag na Morning Glory, it makes sense. Dahil sa morning lang pa siya nakabukadkad at pagkagabi sumasarap. Ayun. Kaya gumamit sila ng halimbawa, sila yata itong nakumunoy, kapatid na Diyos. Kung ako sa kanya, hindi na ako kakawag. Pag kumawag ka pa niyan, huwag sabihin walang kinalaman sa panahon nito. Kaya tinawag na Morning Glory, ang bulaklak kasi nito, pagka gumagabi, sumasara na. May relasyon yung pangalan niya doon sa karakter. Hindi lang nila naintindihan. May relasyon. Yan, Kabularan. O, tamo? Sasabihin mo, matututo ko sa'yo, mali pala, matututunan ko sa'yo. Dito ka matututo, tama, matututo. Sorry pa rin, ang isa pa pong dagdag kaalaman, kapatid ninyo, para kay Mr. Soriano, sa kanyang mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki na kung tawagin po, kapatid ninyo, ay morning dress. Ang kahulugan niya, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding, yung kasal. Hindi naman ng lahat ng kasal ay sa umaga. Pero ang tawag po doon sa kasuotan, panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Pagka-kasal, gabi. Oo. Sabihin naman niya, banta mas tama yung evening dress. Yung evening dress, ganun din eh. Formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat ilang kahulugan mismo eh. Formal na kasuotan. Kamukha rin ng sinabi mo. Harapan niluloko mga tao eh. Sabi niya yon. Tingnan natin ang diksyonary ko, ano sabi? Ano po ba sabi? Hindi na binasa po eh. Morning dress. Eto. Eto, morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Daytime. Daytime bularan. Consisting of a black cutaway, striped black pants, usually a vest, and sometimes a top hat. Ayon. Ang kaulugan pala ng morning dress na isinusot ng lalaki, a man's suit worn to formal daytime events. Such as wedding. Apo. Hindi naman sa wedding lang ginagamit ito. Ang kanilang panluloko, yung palekay sa kasal, ang kasal naman eh, kaya hindi lang gabi, kaya hindi lang umaga. Mali ang pakahulugan nyo. Apo. Ha? Kaya tinatawag na morning dress, a man's suit worn to formal daytime events. Such as wedding. Maraming events. Apo. Isa rin lang wedding. Kaya lang, isinusot ito, daytime. Kaya ang tawag, morning dress. Ayon. At pag isinuot mo yan sa gabi, ay pag sinuot mo sa gabi ito, hindi na morning dress ito. Sabi ba? Yung evening dress, ganun din eh. Formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Eh, yun nga, mali nga. Huwag ka magsosot ng evening dress sa umaga. Dahil wala ka sa lugar. Kaya huwag ka magsasantase na ng alas 9 ng umaga. Parang ganito yan, kapag nadali eh. Ang pinambabati raw, Iglesia ni Cristo. Kaya pag nagkasalubo tayo sa daan, ano nabati mo sa akin? Iglesia ni Cristo! Iglesia ni Cristo!